Magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang isang kwento ng pinamagatang Ondi, ang Mimpan ng Lawa. Pero bago ang lahat, alamin natin at pag-aralan muna natin kung sino nga ba ang manunulat sa likod ng kwentong ito. So ang Ondi, ang Mimpan ng Lawa ay sinulat po na orihinal ni Gina Geradox. Siya po ay kilalang manudulang Francis na ipinanganak noong ika-29 ng Oktubre 1882 sa Bella. Nag-aral siya sa Ecole Normale Supérieure, nakapaglakbay na siya sa Alemanya, Italia, Balkan, Canada at Estados Unidos kung saan nagturo siya bilang instructor sa Harvard University. Sa pagbabalik niya sa Pransya, naglingkod siya rito sa pagputok ng unang digmaang pandaigdig. Dalawang beses siyang naging sugatan at naging tanging manunulat na pinarangalan ng Legion of Honor. Nakapagsulat siya ng pictindulan na isinatanghal ng aktor-director na si Louis Jouvet. Ilan sa kanyang mga popular na dula bukod sa On Din noong 1939 salin sa Inglesong 1961 ay ang Pertroid noong 38 noong taong 1929 salin sa Ingles noong 1938 at ang The Man Woman of Choliot noong 1945 salin sa Ingles noong 1949. Nagsulat din siya ng mga nobela. Pinakasikat sa mga ito ay ang My Friend from Lemon Sea noong 1922 salin sa Ingles noong 1923 at ang Bellian noong 1926 salin sa Ingles noong 1927. Sumulat din siya ng maraming maikling kwento at itinuturing siyang isa sa mga mahuhusay na manunulat ng sanaysay sa Pransya noong panahon ng digmaan. Sa unang bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig, naglingkod siya bilang ministro ng impormasyon sa ilalim ng literatura ni Premier Edouard de la Vere. Kilala si Geradox sa kanyang estilong dramatiko at pasalaysay na mayaman sa pagsasanib-sanib ng alegorya, pantasya, politikal at psikolohikal na pananaw. Sinasabi sa kanyang pagsulat, matatagpuan ang mga nagsasalagutang katangian ni na Racine, Molière at Baudelaire. So ngayon, so si Jean Geradox nga ay isa sa pinakasikat na manunulat sa Francis. So, at ang isa nga sa isinulat niya ay ang ating tatalakayin ngayon na pinamagatang Ondine, ang Mimpan ng Lawa. So, ang Ondine, ang Mimpan ng Lawa ay isinaling buod ni Corazon Lalusacos. So, ang ating tatalakayin ngayon ay ang pinakabuod ng kwentong Ondine, ang Mimpan ng Lawa. Sapagkat kung mapapansin nyo at kung makikita nyo sa inyong libro, ang dulang ito ay naglalaman lang naman ng 15 pages. I think 15 pages or more than na pahina. So, kung mapapansin, napakahaba. So, ang gagawin natin ngayon is bubuutin lang natin yung pinakang pangyayari doon sa dula. So, simulan na natin ito. So, talakayin muna natin ang mga tauhan. So, sino-sino nga ba ang mga tauhan sa dulang ito? So, napakahalaga ng mga tauhan sa isang dula sapagkat ang tauhan nga ang nagbibigay kulay sa kahit anong uri ng akdang pampanitikan na ating babasahin. So, unahin natin muna ang mga tauhan. So, ang pinakampangunahing tauhan dito ay si Ondine. Siya kayang tinatawag na ang Mimpan ng Lawa. Tapos si Hans, siya yung magiging kabiyak o magiging asawa ni Ondine. Si Princesa Berta, na kung saan ay siya din yung papakasalan sana ni Hans. Tapos si Auguste at si Eugenie ay yung magulang ni Ondine na umampun sa kanya. At ang Chamberlain. At marami pang iba. So, tayo ay dumako na mismo sa pinakambuod nito. So, makinig na mabuti para maunawaan kung ano nga ba o tungkol saan nga ba ang kwentong ito. So, talakayin natin ang buod ng Ondine, ang Mimpan ng Lawa.
So, magbubukas ang dula sa kubo ng isang mangingisda na nasa tabing lawa. Nangangalit ang bagyo. Sa kubong ito ay nakatira ang matandang mangingisdang si Auguste at ang kanyang may bahay na si Eugenie. Kasama ng mag-asawa si Ondine na natagpuan nila sa tabing lawa noong ito'y sanggol pa lamang. Pinalaki ng mag-asawang Auguste at Eugenie si Ondine bilang tunay nilang anak kapalit ng nawala nilang anak. Kinayamutan ni Auguste ang pangyayaring lumabas ang bahay si Ondine sa gitna ng bagyo. Samantalang ganito ang nadarama ni Auguste. Palihin siyang tinutuyan ang naiyan ang hangin at ng apo. So kung mapapansin dito sa pinakaunang slide, mapapansin na pinakilala yung mga pangunahing tauhan na kung saan ay si Ondine nga daw ay isang ampon lamang ng mag-asawang mangisda na si Auguste at ang kanyang may bahay na si Eugenie. At kung mapapansin na dito, ipinakita na nainis yung ama, which is si Auguste, dahil nga umalis ng bahay si Ondine kahit na meron o sa gitna ng bagyo. Subalit batiti na Auguste na hindi na ito kakaiba kay Ondine dahil hindi niya siya katulad ng iba. Dumating si Hans von Wettenstein. So Wettenstein, isang sundalo at naghahanap ng masisigungan. Pinatuloy siya ng mag-asawang Auguste at Eugenie sa gitna ng kanyang kaabalahan sa pagkukwento tungkol sa kanyang mapapangasawang si Prinsesa Bertha. Dumating si Ondine. Kapag dakay na ibulalas nito kay Kisigia, sa kabila ng pangahaman ng mga kapatid na naiada at sa mahigpit na pagbabawal ni Auguste, umibig si Hans kay Ondine. Naisip niya si Bertha, ang kanyang itim na anghel, ang babaeng siyang nagtulak sa kanyang paglalakbay na ngayon nawawala. Ipinangako ni Ondine ang kanyang wagas na pag-iibig o pag-iibigan kay Hans. So kung mapapansin ninyo na dito sa second slide na to, is pinakita yung isa pang pangunahing tauhan na kung saan ay dumating nga si Hans von Wettenstein, so Wettenstein sa bahay na mag-asawang mangingisda na si Auguste at ni Eugenie. So yun po ay kasagsagan ng bagyo kaya nakisilong muna ang binata dito. Habang nagkukwento ang binata, ay biglang dumating naman ng bahay si Ondine at nagkakilala silang dalawa at doon na nga nagsimula ang kanilang pagtitinginan. Binigyan ng babala si Ondine ng kanyang ama, ang hari ng dagat. Lilinlangin ka lamang niya at pababayaan. Hindi naniwala sa kanya si Ondine. Binitiawan ng apo ang kanyang panghuling babala. Tandaan mo ang ating kasunduan. Nagdalawang isip na sumang-ayon si Ondine. Magbubukas ang ikalawang yugto sa marangyang bulwagan ng palasyo. Ito ang araw na ipakikilala si Ondine bilang kanyang mapapangasawa. Nakikipagpulong ang chamberlain sa direktor ng Teatro Royal na siya rin sa mangkero at sa katotohanan ang apo. Nakipagpulong din ang makatang si Bertram at ang ilang kababaihan ng konte. Nangako na nakakaalim na pagtatanghal ang salamangkero habang sila'y naghihintay. Umaasa ang manonood na masaksihan ang pagtatakbo nina Hans at Bertha na magkikita pagkaraan ng tatlong buwan ng pag-iwasan. Sinabi ng salamangkero na kaya nilang mangyari ang pagkakataong iyon. Hindi sumang-ayon si Bertha. Anya, bakit natin gagawin ang kasamaang iyon? Tumugon ang chamberlain. Mangyayari at mangyayari yun. Ganyan talaga ang buhay. Nagtago silang dalawa, silang lahat sa likod ng muhong pundasyon upang masaksihan ang lahat ng mangyayari. Nagkita si Hans at Bertha. Si Bertha. Kinonsensya ni Bertha si Hans. Pinasilip ng salamangkero ang mga manonood sa eksenang may isip ni Hans na nagkamali siya sa babaeng kanyang pinakasalan. Batid ni Bertha ang kasaysayan ng pamilyang Wettenstein. Binigkas ni Hans ang kanyang script. Siya ang perpektong babae.
Tinanong ni Berta si Hans kung ano ang ginawa ni Ondi na pumupukaw ng kanyang interes. Ani Hans? Oh, lumalangoy siya paminsan-minsan. Sa pagpapatuloy ng estrukturang dula sa loob ng dula, ipinakita na sa lamangkero sa mga manonood ang iba pang pangyayari ng araw na iyon. Samantala, inihanda ng Chamberlain ang pagsasalo ng Harry at ni Ondi. Partikular na pinayuhan nito si Ondi na huwag babangkitin ang kulubog sa ilong ng Harry. Panakadakay, walang pakundangang pinapansin ni Ondi ang basang kamay ng Chamberlain at sinadyang iudlot ang pakikipag-usap nito kay Bertram. Sa salo-salo, hindi mapuknat ng pagtitig ni Ondi kay Berta. Kinakusahan niya si Berta na pang-aagaw sa minamahal niyang si Hans. Nais lamang ni Berta na makipagkaibigan sa iyo, Anang Harry. Nagkakamali ka, ang tugon ni Ondi. Ipokwita si Berta. Pinupuri ka niya sa tuwina. Sinabi na ba niya sa iyo ang iyong kulugo sa iyong ilong? Nataranta ang Chamberlain at ipinaalis ang lahat sa silid. Ang natira na lamang ay si Ondi na tanghari. Sino ka, Ondi? Tanong ng Harry. Ipinaliwanag ni Ondi ang lahat at sinabing tumatangi siya sapagkat umano'y inilalayo sa kanyang piling ang kanyang minamahal na si Hans. Kung gawin man nila iyon, ba'y masamang tadhana? Tanong ng Harry. Sumagot si Ondi. Tunay po, kapag nilindang niya ako, mamamatay siya. Nabubuhay ang tao sa ganyang pagkakataon, sambit ng Harry. Hindi sa pagkakataon ito, sagot ni Ondi. May isang pang eksena ang salamangkero. Isiniwalat nito na si Berta ay hindi prinsesa, kundi ang nawawalang anak ni Auguste at ni Eugenie. Nang itatangging kilalani ni Berta ang tunay niya mga magulang, ipinatapon siya ng Harry hanggat hindi ito humihingi ng kapatawaran. Tumatangis na lumabas si Berta. Ipinakausap ni Ondi na patawarin si Berta. Pagkaraan ng mga mapanghumasak na mga pangyayari, tumaghoy si Ondi. Okay, hirap na mabuhay kasama kayo. Kung saan ang naganap ay hindi dapat naganap. O kalunos-lunos sa mabuhay kung saan hindi maaaring bawiin ang mga nasabi at ang mga nagawa, hindi mababago pa. Magaganap ang ikatlong yugto sa pagkukura ng konselyo, kastilyo ng mga Wittgenstein. Lumipas ang 5 taon. Nilinlang ni Hans at Berta si Ondi. Matagal din naglaos si Ondi. Umagang iyon ang araw na kasal ni Berta kay Hans, balisa si Hans. Sinabi niya kay Berta na dapat ang pinakasalan nito ay isang lalaking marangal at puno ng higaya. O Berta, bakit siya nagsinungaling sa akin? Pinakasalan mo ang isang nilalang mula sa ibang mundo. Kalimutan mo na siya, tugon ni Berta. Naalala ni Hans ang araw na umalis si Ondi. Subalit, bakit niya ipagkakalat na niloko niya ako at ni Bertram? Bukod sa pag-aalala sa tuwi na kay Ondi, nangamuba rin siya sa pagtula ng kanyang alipin. Ayon kasi sa mga kwento ng Wettenstein, ito ang tanda kapag may mangyayaring masama. Dumating ang 2 mangingisda. Ang 3 mangingisda sa katotohanan, ang apo. Nahuli nila si Ondi, kagyat na ipinatawag ang 2 hukom at siya ay ninigis. Dinala si Ondi na nasa lambat. Hindi niya itinagi na siya si Ondi at sinabi sa lahat na niloko niya at ni Bertram si Hans. Hiniling ng hukom na ipaliwanag ni Hans ang kanyang reklamo. Ang aking hinaing, ani ni Hans. Ang aking hinaing ay hinaing ng San Pinakpan. Karapatan ko na magkaroon ng kapayapaan sa mundo ng walang panakot at hindi pinaghihimasukan ng mga ganyang nilalang. Mayroon bang panahon na hindi nila tayo sinaktan? Tumugon ang hukom. Isang panahon, wala ni isang sandali. Ngunit sumagot ang isa pang hukom. Mayroong sandali. Sa pagkakataong iyon, natikmat ko ang mundong may katiwasayan, subalit isa rin kalungkutan. Habang ginaganap ang paglilitis, lumitaw na iniibig pa rin ni Hans si Ondi.
Si On di naman na may gumawa ng paraan upang mapatid ang kasunduan na sa ama. Dapat mamatay siya sapagkat niloko nito si On di. Sinabi ni On di na siya ang unang nanloloko o nanloko kay Hans dahil kay Bertram. Ipinatawag si Bertram at pinatibay nito ang pahayag ni On di. Ngunit walang naniwala sa kwento ni On di, lalo na ang kalawang mangisda. Inakusahan siya ng pangkulang. Kagiyat ay pinagtanggol ni Apo si Ondine. Maaring tawagin ng babaeng ito ang langit at lupa upang siya ay maligtas. Ngunit isinuko niya ang kanyang kapangyarihan upang maging tao. Italanin niyo ito, hukom. Ang Ondine na ito ang pinakatao sa lahat ng tao na mabuhay sa daigdig. Pinili niya maging tao. Sa huli, nagpa siya ang mga hukom. Sinira ni Ondine ang mga hangganan ng kalikasan ngunit naghatid na naman o naghatid naman ito ng kabutihan at pag-ibig. Kaya ipinataw sa kanya ang kamatayan hindi masasaksihan ng madla. Habang inilalayo na ng tagapagbitay si Ondine, pinahintulutan siya ni Apo na makapiling si Han sa huling pagkakataon. Buong kabutihan sinabi ni Apo, kung iyong nais, hayaan ko siyang mamatay kasabay ng sa kanya iyong paglibot. Nagkapiling sa huling pagkakataon si Ondine at si Hans. Tatawagin ang tatlong beses ng kanyang mga kapatid si Ondine at makakalimutan na niya ang lahat. Itinaghoy ni Hans na ang kanilang pamamaalam ay pamamaalam ng panghabang panahon. Hindi ito paghiwalay ng mga nangingibig na maaaring muli magkatagpo pagkaraan ng buhay at kamatayan. Maghihiwalay kami panghabang panahon at tutungo sa magkaibang mundo. Kapwa nila nagunita ang unang pagkikita nila ni Hans noong gabi ng bagyo. Naalala ni Ondine na sinabi niya, pagkaraan ng maraming taon, mangyayari ang mga sandaling ito na ating maaalala. Ang oras bago dumampi ang iyong labi sa aking mga labi. Hindi na ako makapaghihintay pa. Ondine, hagkan mo na ako ngayon. Habang naglalapat ang mga labi ni na Ondine at Hans, sumigaw ang ikatlong Ondine. Napugto ang hininga ni Hans. Gayon na lamang ang pagtataka ni Ondine. Anya, sino ang kaikisig na lalaking ito sa aking kandungan? Maari mo ba siyang muling bigyan ng buhay? Apo, sumagot ang Apo, imposible. Habang ibinababa ang telon o kay lunos-lunos, labis ko siyang minahal ani Ondine. Wakas. So dun po ang nagwawakas yung buod na Ondine ang nimpa ng lawa. So makikita ninyo doon sa kwento o dun sa dulang ito, ang wagas na pag-ibig o ang pagmamahalan hanggang kamatayan ni na Ondine at ni Hans. Kung mapapansin nyo na maraming sa buhay natin bilang isang tao o bilang sa pagmamahal natin, laging may humahadlang sa atin. Kahit na anong uri man tayo o sa anong uri tayo nang mula o nang galing, lahat tayo ay may karapatang umibig at magmahal. At yun ang ipinapakita sa kwentong ito na kung saan lahat ginawa ni Ondine kahit siya ay hindi normal na tao, ginawa niyang magpakatao o ginawa niyang maging isang tao. Tinalikuran niya ang lahat, ang mga bagay na meron siya para lamang maging isang normal na tao upang umibig at ibigin. So ganun kalalim yung pagtanaw sa pag-ibig ni Ondine. Lahat ng bagay na humahad lang sa kanilang pag-ibig ni Hans ay gagawin nila. Lahat susuungin nila para lamang makamtam yung inanais nilang pagmamahalan. Sa kabila ng lahat ng mga pagkakataon na nawala sa kanila, or paglayuin man sila ng tadhana, pilit at pilit silang pagtatagpo nito dahil pareho silang nagmamahal. So, ganun din ang buhay natin bilang isang tao. Kahit ano mang pagsubok ang dumaan sa atin, kung mahal natin yung isang tao, patuloy at patuloy natin ipaglalaman nito. So ngayon ay
meron ako ditong inihanda isang katanungan. So ito ay iko-comment nyo sa comment section. At ito ay magiging attendance nyo. At the same time, ay ito po ay ire-record ko. So sasagutin ninyo ang katanungan ito. Ano ang kahalagahan ng kwentong ito sa sariling konteksto ng mga Pilipino? So tayo bilang mga Pilipino, makakarelate tayo dito sa kwentong Ondin, ang Nimpa ng Lawa. So pinakita dito ang wagas na pagmamahal. Aside doon, ano pa yung mga sariling konteksto ng mga Pilipino para mapahalagahan yung kwento inyong natalakay? So iko-comment nyo po yun sa comment section sa baba. Yun lang po at maraming maraming salamat po.